Magandang araw sa inyong lahat. Hello po. Welcome back sa ating channel. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia at pagpasensya niyo ng boses natin ngayon. Medyo hindi maganda ang ating pakiramdam, pero maganda rin naman ang ating gising dahil nga sa inyong mga komento at dahil nga sa inyong mga bagong nag-subscribe sa atin. Maraming salamat po sa inyo and welcome po sa ating channel. At sa lahat naman ng mga dati pang nakasubscribe, welcome back. Syempre, mas maraming salamat dun sa nagsishare talaga sa ating channel, dun talaga sa sinishare sa iba, sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, boyfriend, asawa, o kung sino man itong ating channel para mas lalo pa tayong unti-unting dumami dito sa ating community. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po nang nag-react sa ating story kahapon at sa mga dati pa nating stories, oo, kasi marami na tayong na-upload. Hindi ko alam kung ilang daan na ba itong ating ilang daan na ba itong ating mga uploads dito, pero marami-rami na rin po. So please po, click the Mama Mia CDO. Pagkatapos ay tignan nyo naman kung ano na ang mga na-upload natin, kasi parami ng parami yung upload natin at parami rin ng parami yung mga nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nako, hello naman kay Maestrang Bukid. Ayun, lagi to siyang nakikinig ngayon ha, sa Hagunoy, Bulacan. Hello kay Edward Ray Odero. Maraming salamat. At sa kanyang asawa raw. May asawa ka na, Ray? O mali ang pagkabasa ko? Maricel Renes, maraming salamat sa iyo. Max Fontelar. Nako, himalang. O, himala. Meron ni... Hindi ko lang na-approve. Hi naman po sa lahat ng nakikinig sa atin na walang pangalan. Nagpapa-shoutout pero walang pangalan. Rochelle Dacoros, hello sa iyo. Maraming salamat. Ayun, hello din kay Reynaldo De Vera, Guimaras girl, it's me, Juvian. Maraming thank you, Juvian. And advance happy birthday. Oh, happy birthday, hindi pala advance. Happy birthday sa kaniyang Papa Emerson Orenio ng Tanuan na Batangas. Ayun, ngayon po ang kaniyang birthday. Happy birthday po. Atasha Kayabyab, maraming salamat sa Kayabyab family, Kagiwa family sa Pangasinan, Tampak. Thank you so much sa inyo at sa lahat ng mga OFWs natin sa may Doha, Qatar. Maraming salamat. Ang ambisyosang singer, hello po. Maraming salamat din kay Eric Gomez, The Sec 2980. Thank you so much. Beautiful girl, Sophia. Hello kay Remy Pangilinan from Pampanga. Maraming salamat din kay Doris De Leon. Hi Doris! Everyday raw siyang nakatutok sa atin at sa lahat ng ating uploads. Thank you naman kung ganon. Leslie Villanueva, maraming salamat all the way from Kuwait. Hello din kay Espe Amor Gruyal. Maraming salamat po. I'm not safe, ganun ba? Happy birthday daw sa asawa niyang si Marlon Hermosa sa May 10. Advance happy birthday po, sir. Kimberly 115, hello sa'yo. Geraldine Tihada, maraming salamat. LV Lapot, Marilo Manligues, thank you so much. Margie Luhong, Christy Dimitrial, Mia Franz Mendoza, Talia Bacornay, maraming salamat sa'yo. Elizabeth Lagunday, Joseph Vina, Chazzy Chai, Mamerto Mercado, thank you so much, Sir Mamerto. Nora Escoto, maraming salamat. Happy birthday daw kay Lian. Ngayong Martes po daw ang birthday niya. Today, happy birthday, Lian. Lorna Manza, maraming salamat. Jem Mercadejas, thank you so much sa'yo. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, hello daw kay Dada Rom. Dada Rom, Daddy Dada. Ay, ako naman, ito talaga. May mga naaalala din ako sa mga ganyan ni Charot. Alexa Wright, maraming salamat sa iyong pakikinig. Mylene Molinalin, ayan, hello sa iyo, maraming thank you. Rowena Tuan, thank you so much din. Geraldine Orot Villaran from Kuwait, thank you so much. Maria Sato, maraming salamat din sa iyong pakikinig. Teka na exit. Pei Wate, thank you so much. Nora Barido Hamandre, Christina Sison, Jessica Cruta, always watching daw from Kuwait. Rhea Gonzaga, Colasio. Hi Colasio, how are you? Catherine of Pampanga,
Maraming salamat sa iyo, Annalise or Annalisa Ebat. Thank you so much sa lahat ng mga nakikinig all the way from Taiwan. Ayan, Rowena Mendoza, Marvie Montesilio. Maraming thank you sa inyo. Joey Hernandez, Judith Pagit. Thank you so much, Judith Antonio Villanueva. Razini Denise Soria, thank you din sa iyong pakikinig. Eves Saint La Checa, ay hi, maraming salamat. Lizzie Lucapa, Milagros Guerrero, Normina Kasim, Charmaine Lopez, parang maraming Lopez nang kikinig ngayon na. Hello din kay Darlene Mikutuan, Gloria Havilionar, Evelyn Nodono or Odono, thank you so much sa iyong pakikinig. Ayan, maraming salamat din sa kay Sonny Fajora, thank you so much Sonny sa iyong pakikinig. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, sa lahat ng hindi pa natin nababasa dahil andito pa sa ating Health for Review. Ayan, babasahin natin yan sa mga susunod nating upload, sa mga susunod na araw. Huwag po kayong mag-alala. Naku naman, excited na ba kayo sa kwento natin ngayong araw? Naku, medyo may pagka-rated SPG ang ating kwento ngayon. Kaya kung may mga bata man dyan, please hanggang dito na lang kayo makinig. Alis-alis muna kung hindi pa kayo 18 years old. At sa mga magulang, nako, eto na yung chance nyo na i-connect nyo na yung headphone nyo para walang ibang makarinig. Atin na pong pakinggan ang paborito nyong programa dito lamang sa Dear Mama Mia. Kapag ang tao ay natupok ng tukso, wala na talaga siyang magagawa, lalo na kung naging alipin na siya nito. Paano ba lalabanan ng tukso kung ito naman ang sinisigaw ng iyong buong pagkatao? Paano ba umiwas sa kalandian kung ito naman ang hinahanap-hanap mong karanasan? Dear Mama Mia, magandang-magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ruby. Itong kwento ko, Mama Mia, ay may pagka-rated SPG po. Kaya sana, yung mga may mga anak dyan na mga masyado pang bata, please po, kayo na po ang bahalang magpaliwanag sa kanila o bahalang mag-screen sa kanila para huwag silang makapanood o makapakinig nito. Mama Mia, bata pa lamang ako ay lumaki na ako sa isang mahirap na pamilya. At kapag mahirap ka, Mama Mia, lalong-lalo na kung napapalibutan ka rin naman ng mga taong mahihirap din katulad mo, mahirap din po ang mangarap. Oo, nung bata pa ako, may pangarap ako. Gusto kong maging doktor dahil gusto kong makatulong sa mga may sakit. Yung papa ko kasi ay maagang kinuha ng Panginoon kasi nga nagkasakit ito sa atay. At sabi ng mama ko, ang dahilan daw nito ay ang halos araw-araw na paglalasing noon ni papa. Ang sabi ng mama ay nahihirapan daw siyang itaguyod kaming limang magkakapatid. Pero Mama Mia, naging masaya na rin daw siya nung mamatay ang papa ko. Dahil ang sabi niya, wala din naman daw silbi ang papa ko. Lagi na lang daw itong umiinom at hindi naman naghahanap ng trabaho. Kaya naman, pabigat din ito sa kanya. Medyo nawalan din siya ng tinik sa kaniyang buhay nung namatay ang papa. Mama Mia, dahil bunso po ako sa magkakapatid ay hindi ko na po masyadong maalala ang papa ko. 2 years old pa lamang kasi ako nung namayapa ito at nawala na sa buhay namin. Kaya naman mulat na mulat kaming magkakapatid na halos sa isang araw ay swerte na kung makakakain kami ng 2 beses. Kalimitan, Mama Mia, ay 1 beses lang talaga sa isang araw kung kami ay kumain. Tuyo, yun lang ang madalas naming ulam. At kapag minalas-malas pa na walang ulam, Mama Mia, ay lugaw na asin lang ang itinimpla ang pinapakain sa amin. Mahirap ang buhay. Kaya naman natutunan namin noong magkakapatid na gumala-gala sa kung saan-saan para makikain. Wala din kaming mga pinsan na pwedeng lapitan kasi pare-pareho din kami ng sitwasyon. Mama Mia, sa pag-aaral naman, dun ako nakakilala ng mga taong mas maganda ang buhay kaysa sa akin. Kaya naman, pasalamat ko talaga noon kapag meron kaming mga projects at gumagawa kami dun sa bahay ng aming kaklase dahil nalilibre kami ng pagkain.
Kahit na pansit kanton lang naman at itlog ang ulam ay masarap na yun para sa akin, Mama Mia. Na paminsan-minsan lang talagang nakakatikim ng ganun. Tsaka lang kapag malaki-laki ang kita ng mama ko. Mama Mia, nung umpisa ay hirap na hirap talaga kami, lalo pat naglalabada lang ang mama. Meron naman po siyang trabaho tuwing umaga pero bilang dishwasher lamang sa isa pong kainan. Mahirap ang buhay, Mama Mia. Napakahirap at sadyang hindi talaga ito kumakasya sa amin. Hanggang sa isang araw ay nakita kong natutulog pa ang mama ko. Mag-aalas 8 na noon ng umaga. Hindi po ako pumasok noon sa eskwela dahil kumakalampo ang sikmura ko at alam kong maririnig lamang ito ng mga kaklasiko at ng aking guro. Kaya naman bumangon ako at tinignan ko kung may ulam ba sa lamesa. Himala pong may ulam na pritong itlog. Agad-agad akong kumain, Mama Mia. Gusto ko na sanang maglaro noon sa labas pero bigla akong nakita ang mama ko sa nakabukas na pintuan ng kaniyang kwarto. Ma, ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Mama Mia, hindi siya kumikibo. Natutulog pala siya. Noong hinawakan ko ang kaniyang noo ay hindi naman mainit kaya kampante ako na hindi siya nilalagnat. Gusto ko sana siya talagang gisingin dahil baka may gagawin pa siyang mga labahin. Pero nung tignan ko, ang may kusina namin ay wala namang mga labahin doon. Siguro walang nagpapalaba. Siguro mamaya, wala na naman kaming ulam o hindi na naman kami makakakain, sabi ko sa sarili ko. Pero Mama Mia, nagulat ako nung pagka-uwi ko galing sa paglalaro ay may dinatnan po akong banana cube bilang merienda. Himala po yun. Ang mama ko naman ay nagtitimpla ng juice. O Ruby, andito ka na pala. Halika na, kain ka na. Maya-maya pa darating na yung mga kapatid mo. Hindi ka ba pumasok sa eskwela, anak? Tanong niya. Hindi po, mama. Kasi nagugutom po ako kanina eh. Nung magising ako, wala pang ulam kaya natulog ulit ako. Pagkagising ko, himala, may pritong itlog na. Tumawa naman ang mama ko at saka hinawakan ang ulo ko. Huwag kang mag-alala, Ruby. Mula sa araw na ito, makakakain ka na ng masasarap na pagkain, sabi niya. Bakit po, mama? Mayaman na po tayo? Excited na excited kong tanong. Lalong natawa ang mama ko sa sinabi ko. Hindi tayo mayaman, malayo pa tayo doon. Pero makakakain ka na ng masarap, promise yan ni mama sa'yo. Hindi naman po binigo ni mama ang kanyang promise. Dahil mula nga nung araw na yon, Mama Mia ay lagi nang may ulam sa pagkainan namin. Kung hindi fried chicken ay isda, gulay, itlog at kung ano-ano pa. Malayong malayo sa naging buhay namin noon. Pero Mama Mia, ang kapalit noon ay hindi namin nakakasama sa pagtulog sa gabi ang mama ko. Dahil panggabi raw ang kaniyang trabaho. Pero wala na rin kaming reklamo noon, Mama Mia. Sapat na sa aming magkakapatid na nakakakain kami ng higit sa 3 beses sa isang araw at masasarap pa talagang pagkain namin noon. Nakakabili na rin ang mama ko ng mga gamit namin sa eskwela at ng mga damit at sapatos. Masayang masaya kami dahil pakiramdam namin noon, Mama Mia, ay nakakaangat na kami sa buhay. Pakiramdam namin noon ay maganda na ang ayos ng aming pamilya. Hanggang sa lumipas ang mga taon, hanggang sa nag 15 years old na ako, Mama Mia. Dito na po nag-umpisang magbago ang lahat sa akin. Unti-unti po ay nababawasan kami sa bahay. Yung isa ko pong ate ay umalis at nag-asawa na. Galit na galit ang mama ko nung umalis siya. Bakit ba? Pinag-aaral ko kayo. Iginagapang ko ang pag-aaral nyo. Yun ba ang ginagawa mo, Mama? Gumagapang ka ba talaga para makapag-aral kami? Umiiyak ng tanong ng ate ko. Huwag kang bastos, Aileen, sabi naman ni Mama. Bakit, Ma? Ako ba ang unang nambastos sa pamilyang ito? Hindi ba ikaw? Hindi ba ikaw ang dahilan kung bakit nagiging tampulan kami ng tuksuhan sa school? Sino bang gaganahang mag-aral, Ma? Sino bang gustong mag-aral kung tinatawag kanilang mababang lipad? Hindi ko yan masyadong naiintindihan noon, Mama Mia. Ang totoo niyan ay ayoko talaga ng mga ganong klaseng komprontasyon.
Ayoko ng mga nagsisigawan. Umay na ako sa mga nagsisigawan naming kapitbahay araw-araw. Pero Mama Mia, nangyayari na yon sa pamilya ko, sa mga ate at kuya ko at kay Mama. Kaya naman kapag nagkaganon ay umaalis na lang ako. Ayokong nakakarinig ng ganon. At dahil na rin sa gulo ng pamilya namin, Mama Mia, ay pumasok ako sa pakikipagrelasyon kahit ang bata-bata ko pa noon. Inumpisan ko sa crush-crush hanggang sa MU-MU hanggang sa nagkaroon na nga ako ng boyfriend. Mama Mia, masarap palang magkaroon ng boyfriend. May mag-aalaga sa'yo, may magtatanong kung kumain ka na, may magsiselos, may magbabawal. Hindi ko kasi naramdaman yon, yung may magbabawal. May kuya naman ako, pero hindi naman niya kami pinagbabawalan dahil may sarili naman siyang buhay. Hindi kasi ako nagkaroon ng tatay, kaya hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon na pagbawalan. Ang mama ko naman ay lagi niyang sinasabi basta alam lang namin ang aming limitasyon ay ayos lang sa kanyang lahat. Kaya naman panibagong pakiramdam sa akin yung may nagbabawal. Bawal kang umalis kapag ganitong oras. Bawal kang magkisama sa kung sino-sinong lalaki. Masarap pala yung ganon, Mama Mia. Feeling mo inaalagaan ka. Pero hindi rin naman nagtatagal ang mga karelasyon ko. Dahil Mama Mia, lahat po sila ay nag-a-attempt na isuko ko sa kanila ang aking bataan. Natatakot pa ako nung mga panahon na yon. Takot na takot akong gawin ang mga bagay na yon, Mama Mia, dahil sa takot kong baka mabuntis ako. Paano na lang kapag nangyari sa akin ang nangyari sa ate ko? Hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Magagalit ang mama ko. Masasayang ang mga sakripisyo niya. Masasayang ang mga paghihirap niya. Pero Mama Mia, nung nagkaroon na ako ng ikatlong boyfriend na medyo seryoso, ay dito na po nagkagulo ang lahat sa utak ko. Nung mag 3 months kasi kami, Mama Mia, ay hiningi niya sa akin ang aking pagkababae. Nabastos ako sa kanya noon dahil walang pagsintabi at pasabi siya na hinawakan niya ang mga masiselang bahagi ng aking katawan. Kaya naman naitulak ko siya at nasampal. Napakabastos mo! Bakit mo ba ginagawa sa akin yan? Tanong ko. Ang arte-arte mo naman. Akala mo naman hindi ka nagmana sa mama mo. Ano? Sa mama kong ano? Tanong ko ulit. Bakit? Hindi mo ba alam o nagbubulag-bulagan ka lang? Bakit sa tingin mo magaganda ng mga damit nyo? Bakit sa tingin mo nakakapag-aral ka na? Bakit sa tingin mo masasarap ang pagkain nyo? Akala mo ba kakayanin yon sa pagiging dishwasher sa isang karinderya? Tanong niya. Mama Mia, natigilan ako noon. Hindi ako makapagsalita. Hanggang sa nagsalita ulit yung boyfriend ko. Yung mama mo, Ruby. Yung mama mo, nagbebenta ng laman. Kaya hindi malayong magiging ganun ka rin. Hindi malayong magbenta ka rin ng sarili mong katawan. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay galit na galit ako. Sinisigaw ko sa kanya na bawiin niya ang mga sinabi niya tungkol sa mama ko. Bakit ko babawiin? Ito totoo naman. Tanong niya. Sa galit ko ay nasampal ko pa ulit siya ng 2 beses. Pagkatapos noon ay hinawakan niya ng mahigpit ng mga kamay ko. Huwag na huwag mo na akong sasaktan, Ruby. Dahil kapag yung mga kamay mo dumapo pa sa pisngi ko, itong kamao ko dadapo naman dyan sa mga mata mo. Sabi niya, tapos bigla niya akong binitawan at umalis na siya ng walang pasabi. Mama Mia, umiiyak ako noon. Oo, may mga naririnig naman akong chismis tungkol sa mama ko pero hindi ko naman yun pinapakinggan. Unang beses ko lang po na narinig mula sa bibig ng iba ang mga ganong klasing salita. Sa galit ko ay pumunta ako sa kinaroroonan ng ate ko. Buti na lang at nandun siya at wala ang asawa niya. Malaki na ang tiyan niya, Mama Mia. Tinanong ko siya kung bakit siya umalis ng bahay at kung bakit siya nagpabuntis ng maaga. Bakit ka ba nandito, Ruby? Kung ganyan lang ang itatanong mo sa akin, susumbatan mo rin ba ako tulad ng ginawa ni Mama? Huwag mo nga akong sumbatan dahil wala ka namang hirap sa akin, sabi ng ate. Ate, sagutin mo na lang ang tanong ko. Bakit ka ba umalis at bakit ganun na lang ang away ninyo ni Mama nung mga huling buwan mo sa bahay? Bakit, Ruby? Hindi mo pa ba alam?
Akala ko ba sinabihan ka na ng mga kaklase mo? Tulad ng sa akin na mga kaklase ko lang din ang nagsabi. Ate, bakit talaga? Hindi ko naman talaga alam eh. Ruby, si Mama. Alam mo bang nagbebenta siya ng kanyang katawan? At alam mo ba ngayon, dahil hindi na siya mabenta, ay siya na ang nangbebenta ng mga minor de edad at iba pang mga babaeng nagbebenta ng kanilang dangal? Ano? Oo, Ruby. Bakit ba sa tingin mo bigla tayong medyo nakaahon-ahon sa hirap? Bakit ba sa tingin mo bigla tayong nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw? Akala mo ba dahil lang yon sa trabaho ni Mama bilang dishwasher? Yun naman ay hindi totoo eh. Hindi ka ba nagtataka kung bakit gabing umaalis si Mama at madaling araw na kung umuwi? Ngayon, medyo napapaaga na ang kanyang uwi dahil mas bahira na lang ang nagte-take home sa kanya. Yung kanyang mga alaga na lang ang pinapa-take home niya. Mama Mia, labis akong umiyak noon. Hindi ko alam na ganun pala ang ginagawa ng nanay ko. Pag-uwi ko ng bahay ay madaling araw na yon at nauna pa sa bahay si Mama. Galit na galit siya sa akin kung bakit nasaan daw ako nagpunta at ngayon lang ako nakauwi. Ano bang pakialam nyo? Sagot ko. Gulat na gulat ang Mama ko sa naging sagot ko noon, Mama Mia. Hindi naman kasi talaga ako pala sagot sa kanya. Ako naman po ang tipo ng babae na sadyang marespeto sa kanyang ina. Pero mula nung malaman ko ang trabaho ng Mama ko ay nawala na rin ang katiting na respeto ko sa kanya. Sa galit ng Mama ko ay nasampal niya ako. Ano bang pinagsasabi mo, Ruby? Bakit ka ba ganyan? Ano? Gumagamit ka ba ng pinagbabawal na gamot? Tanong ko. Bakit niyo po nasabi yung ganun? Bakit po pinagbabawal na gamot ang pinagbibintangan ninyo? Kasi hindi ka ganyan eh. Nagbago ang ugali mo, Ruby, at bigla-bigla. Bakit, Mama? Gumagamit din ba kayo ng pinagbabawal na gamot? Kaya nagbago kayo? Kaya kumapal ang mukha niyo? Kaya nagtrabaho kayo sa ganon? Sunod-sunod kong tanong na lalo niyang ikinagalit at nasampal pa ako ng 2 pa. Doon, Mama Mia, ay binulalas ko na sa Mama ko na alam ko na ang totoo. Na alam ko nang isa siyang bayarang babae at ngayon ay isa na siyang bugaw. Galit na galit ang Mama ko sa akin. Mama Mia, umiiyak na rin siya na pinamumukha sa akin ang mga sakripisyo niya para sa aming pamilya at sa aming magkakapatid. Ruby, hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Wala na akong alam noon na gawin para maiahon ko kayo sa hirap. Nasasaktan ako sa tuwing umiiyak kayo dahil walang ulam. Sa tuwing umiiyak kayo dahil kumakalam ang mga sikmura nyo kasi wala tayong makain. Tapos ngayon, ganyan ang sasabihin mo sa akin? Ma, maraming mga marangal na paraan para kumita ng pera. Oo, Ruby, marami. Pero hindi ako kikita ng sapat para sa inyong 5 magkakapatid. Kahit kayo na lang, kahit hindi na lang ako. Mama Mia, nagsigawan pa talaga kami ni Mama nung gabing yun. Pinagtatanggol niya talaga ang kanyang ginawa at ang kanyang desisyon at kanyang pinasok na trabaho. Kaya naman nawalan na ako ng pag-asa noon na makarinig pa sa kanya ng mga magagandang salita, kaya pumasok na ako sa kwarto at nagkulong doon. Umiiyak ako. Nung magising ako kinabukasan ay naisip ko wala na rin naman akong kontrol tungkol sa mga bagay na ginawa at ginagawa ng nanay ko. Ang meron lamang akong kontrol ay sa sarili ko, Mama Mia. 17 years old na ako noon nung naisipan kong makipagrelasyon kay Lloyd. Si Lloyd, Mama Mia, ay 20 years old na noon. Tambay po siya sa may harap ng eskwelahan namin. Ako naman ay 4th year pa noon at nag-aaral. Mama Mia, mabait si Lloyd, gwapo at matipuno. Oo, at wala siyang trabaho, pero nung mga panahon na yon ay hindi yun naging importante sa akin. Nung mga panahon na yon, ang gusto ko lamang ay kasama. Ang gusto ko lamang ay taong makakaintindi sa akin. At si Lloyd ngayon. Naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan ko, Mama Mia. Kaya naman, masaya ako sa piling niya. Masaya akong kasama siya.
Masaya akong girlfriend niya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nag-attempt si Lloyd na may mangyari sa amin. Hindi ko na rin po yun pinigilan pa. Hinayaan ko si Lloyd, Mama Mia, na galawin ako. Hinayaan kong siya ang unang lalaking makalaway ng katawan ko. Mama Mia, pumunta kami ni Lloyd sa isang mumurahin na inn. Kahoy lamang po yun. May mga butas-butas pa at hindi ko alam kung may mga nanonood sa amin. Lloyd, bakit tayo dito? May mga butas oh. Baka may mga matang sumilip dyan. Baka masilipan tayo. Ano ka ba naman, Ruby? Wala yan. Yung mga taong nagpupunta dito, ganito din ang ginagawa. Kaya wala silang panahon para panoorin pa tayo. Sabi niya. Pero Mama Mia, habang hinahalikan niya ako at habang hinuhubaran niya ako ay hindi talaga ako mapakali. Kaya naman ang ginawa niya ay kinuha niya yung kumot at saka itinakip doon sa may mga butas. At nung natakpan na lahat ng butas, Mama Mia, at nasigurado ko nang wala nang nanonood sa amin, ay doon na ako muling nagpaubaya kay Lloyd. Hinalikan niya ako sa pisngi, sa labi. Marunong na rin naman akong humalik, Mama Mia. Nakaranas na rin naman ako ng yung mga sinasabi nilang make-out lang at half-sex. Pero wala pa talagang nakapasok sa pagkababae ko. Nung araw na yon ay binigay ko yun kay Lloyd. Masayang masaya siya, Mama Mia, lalo na nung malaman niya na siya ang nakauna sa akin. Kahit na namansyahan namin ng konting dugo yung kama, ay willing siyang nagbayad, Mama Mia, sa pagpapalinis nun. Dahil naging masaya siya at siya raw ang nakauna sa akin. Mula nga nung may mangyari sa aming dalawa ni Lloyd ay naging mas sweet siya sa akin, Mama Mia. Ang sabi niya, ako na raw ang gagawin niyang asawa. Dahil lahat daw ng mga naikama niya dati, Mama Mia, ay maraming lalaki na ang dumaan sa mga butas ng mga ito. Nanging sa akin lamang siya nakaranas na siya ang nakauna. Mama Mia, mula nga noong may nangyari sa amin ni Lloyd ay halos araw-araw na kung galawin niya ako. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin, Mama Mia, na aalis daw muna siya. San ka pupunta, Lloyd? Pupunta kami ng Bohol, 2 linggo. Ano? Bakit? Kasi yung kapatid ng tatay ko namatay eh. Kailangan daw namin. Ako ang pinapapunta ng mga kapatid ko kasi ako lang naman ang hindi nag-aaral. Sabi niya. Okay, sige. Mag-ingat ka ha. Mama Mia, sa loob ng halos 2 taon naming pagiging magnobyo ni Lloyd ay nun lang kami napalayo sa isa't isa. At nun lang natumagal ng ganon na walang nangyari sa amin. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit. Pero nung may isa akong kaibigan at kaklase dati na nag-text sa akin na makipagkita, dahil namimiss daw niya ako, ay hindi na po ako nag-atubiling sumama. Lalaki po siya, Mama Mia. Naging boyfriend ko po siya dati. Pero wala po kaming closure dalawa dahil bigla siyang umalis sa lugar namin. Nung panahon na yon, ay nakabalik na raw siya at gusto niyang magkita kami. At nung nagkita kaming dalawa, Mama Mia, ay halos malaglag ang panting suot ko dahil ang laki na ng ipinagbago niya. Napakagwapo na niya. Mama Mia, nilibre pa niya ako ng pagkain. First time po na may manlibre sa akin sa isang mamahaling fast food. Kami kasi ni Lloyd, Mama Mia, ay halos street foods lang ang kinakain namin o pansit canton. Hanggang ganun lang kasi ang kinakaya ng budget niya. Pero itong kaklasiko na ito, medyo mayaman siya. Kumusta ka na, Ruby? Ayos lang naman. Ikaw, friends, kumusta? Ayos lang din. Mag-aaral na ako ng kolehiyo next sem. Pupunta na ako ng Maynila, sabi niya. Ruby, nakipagkita ako sa iyo ngayon kasi nung huli, hindi ako nakapagpaalam eh. Ayos lang yun, ano ka ba? Nakamove on na rin ako, sabi ko. Mabuti kung ganon. Ruby, pwede ba kitang mayaya manood ng sine? Mama Mia, hindi ko alam kung bakit sumama ako sa kanya noon na manood kami ng sine.
at doon sa loob ng sinihan, alam mo na siguro, Mama Mia, kung ano ang ginagawa ng isang babae at isang lalaki na hindi naman talaga yung pelikula ang pinunta sa loob ng sine. Oo, Mama Mia. Naghahalikan kami noon, nagme-make out, hanggang sa ibinulong sa akin ni Franz, Mama Mia, na lipat daw kami ng lugar. Dahil magdadalawang linggo na noon na walang gumagalaw sa akin, ay na-excite ako, Mama Mia. Na-excite din ako sa aking isip kung ano kayang pakiramdam kung ibang lalaki naman ang gumalaw sa akin. Kaya naman sa walang pag-aatubili ay sumama ako kay Franz sa motel. Doon, Mama Mia, ay may nangyari sa amin. Dalawang beses bago kami umalis. At nung nakaalis na kami ay panay pa rin ang text niya. Kinabukasan ay nagkita ulit kami at may nangyari ulit sa amin. Kampante naman ako noon na hindi ako mabubuntis dahil may protection naman na laging daladala itong si Franz. Hanggang sa makabalik na nga si Lloyd, Mama Mia. Pero kahit na nakabalik na si Lloyd ay palihim pa rin kaming nagkikita ni Franz. Hanggang sa umalis na rin si Franz at nagpaalam na siya dahil pupunta na siya ng Maynila at doon na raw siya mag-aaral ng kolehiyo. Mama Mia, doon din ay tinapos ko ang lahat sa aming dalawa ni Lance. Sa aming dalawa ni Franz. Natawa naman siya, Mama Mia, dahil hindi naman daw niya iniisip na may relasyon kami. Ang iniisip lang daw niya ay nag-e-enjoy kami sa ginagawa namin. Hindi ko alam kung nasaktan ba ako, nainsulto, o ano bang naramdaman ko nung sinabi niya yon. Ako lang pala ang nag-iisip na may relasyon din kami. Kaya naman naging kampante ako noon kahit na ang totoo ay medyo nagigilty ako kay Lloyd. Nagigilty ako, Mama Mia, dahil sa pinagtaksilan ko siya. Kaya lang inisip ko, ganun naman talaga ang buhay. Ibabaon ko na lang sa limot ang pagtataksil ko na yon. Hanggang sa naging normal ulit ang relasyon namin ni Lloyd na kaming dalawa lang. Hanggang sa nabuntis niya ako, Mama Mia. Maaga kaming nagsamang dalawa. Mama Mia, 2 years and 7 months na kami noon nung nabuntis niya ako. Kaya naman nagpa siya na kaming dalawa na manirahan sa kanilang bahay. Hindi kasi kami pupwede dun sa amin dahil masyadong maliit yon. Maliit din naman ang bahay ni na Lloyd pero mas okay yon kaysa sa amin. Nagpaalam kami sa mga magulang niya. Nung una ay galit na galit ang kanyang mga magulang sa amin, lalong-lalo na ang mama niya. Wala na raw ibang dinala si Lloyd sa tahanan nila kundi problema at ngayon ay magdadagdag pa ng palamunin. Huwag kang mag-alala, Mama. Sosuportahan ko ang mag-ina ko. Magtatrabaho ako. Kakayod ako, ang sabi ni Lloyd. Mama Mia, maliit lang ang bahay nila. Tatlo lang ang kwarto, isa sa mga magulang niya, ang isa naman ay sa kapatid niyang babae at ang isa naman ay pinagsasaluhan nila ng kapatid niyang lalaki. Mama Mia, doon ay nag-away pa sila ng kapatid niya, ng kuya niya. Bakit ako paaalisin mo sa kwarto natin, Lloyd? Kuya naman eh, may asawa na ako, kaya dapat kaming dalawa sa loob ng kwarto. Sa sofa ka na lang. Pwede naman din na yung mga gamit mo ay sa kwarto pa rin. Pero tuwing matutulog, pwede bang sa sofa ka na lang? Sabi niya. Ayaw talagang pumayag ng kuya niya, Mama Mia, at naging dahilan pa yon ng mahaba-habang diskusyon sa kanila. Itago na lang natin ang kuya niya sa pangalang Raynan. Hanggang sa nagalit na ang papa ni Lloyd at sinigawan na ang kuya niya. Kaya wala na itong nagawa kundi sa kanilang sala na lang matulog. At kaming dalawa ni Lloyd ang natutulog sa kwarto. Mama Mia, hanggang sa naghanap na ng trabaho si Lloyd. Nag-construction siya, Mama Mia. Pero hindi niya kinaya ang trabaho doon dahil masyadong maalikabok at mabibigat ang gawain. Meron pa namang asma itong si Lloyd. Kaya naman, Mama Mia, hindi rin nagtagal si Lloyd doon sa kanyang trabaho. Araw-araw po pinaparinggan kami ng mama niya. Kaya naman natuto po akong magtipid sa pagkain. Natuto po akong huwag kumain ng marami. At dahil doon ay payat ako na buntis. Mama Mia, nung mapansin yun ni Lloyd ay nagalit siya sa akin. Bakit ba hindi ka kumakain ng maayos, Ruby?
eh kumakain ka para sa dalawang tao? Tanong niya. Lloyd naman eh. Alam mo naman, 'di ba, pinaparinggan tayo ng mama mo. Nakakahiya. Ayoko na ng ganun. Patawad, Ruby, ha? Patawad kung hindi ko pa kayo kayang bigyan ng magandang buhay. Huwag kang mag-alala, kakayod ako. At nung araw nga na yun, Mama Mia ay umalis si Lloyd. Mag-aalas dos na ng hapon nung dumating siya at masayang-masayang ibinalita sa akin na papa-ekstrahin raw siya ng pasada ng jeep ng kanyang kumpare. Yun nga lang ay gabi ang kanyang pasada. Mama Mia, marami na pong mga tao sa lugar namin noon. Marami na ang naghahanap ng mga masasakyan tuwing gabi. Kaya naman siguradong-sigurado si Lloyd nakikita siya. At yun nga ang ginawa niya, Mama Mia. Tuwing gabi ay nagtatrabaho siya. Tuwing umaga naman ay tulog na tulog siya. Nung umpisa ay medyo nahirapan siya. Pero nung maganda-ganda ang kanyang kinikita at umaabot ng 800 pesos kada gabi ang kanyang nauuwi, ay naging masaya na rin siya, Mama Mia, at kinakaya na rin niya ang trabaho. Doon, Mama Mia, ay napapansin ko rin na nakakapag-ipon na kami para sa panganganak ko. Hanggang sa nanganak na nga ako sa unang anak namin ni Lloyd na babae. Masayang masaya siya, Mama Mia. At hindi na rin ako nakakarinig ng kung ano-ano man mula sa kanyang ina dahil nakakapag-abot na si Lloyd ng pera para sa pagkain, tubig at kuryente. Malaki-laki rin ang inaambag niya buwan-buwan. Halos 5,000 plus, Mama Mia. Kasi yung iba ay amin pong itinatabi at iniipon. Dahil gusto ni Lloyd na dumating ang panahon na makakabili siya ng sarili ng jeep o di kaya ay makabukod na kami ng tahanan. Pero Mama Mia, isa pong bagay ang nasakripisyo dahil sa ganong pagbabanat buto ni Lloyd, ang amin pong sex life. Oo, Mama Mia, may nangyayari pa rin naman sa amin ang asawa ko pero paminsan-minsan na lang dahil tulog na tulog talaga siya kapag umaga. At mainit na mainit din ang panahon kaya hindi magandang magtsok-tsakan kapag umaga na. Gising na rin noon ang iba pa niyang mga kapatid. Kung minsan ay nandun sa bahay, kung minsan naman ay wala. Ang Kuya Reyna naman niya, Mama Mia, ay may pasok tuwing umaga. At ate naman niya ay tuwing gabi kung pumapasok sa trabaho. Kaya naman, naiiwan talaga akong mag-isa sa bahay. Dahil ang mga magulang niya ay pumapasok din sa kani-kanilang trabaho. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, hindi po dumating ang mga magulang ni Lloyd. Dahil ang sabi niya ay pupunta raw ito at dederecho ng Bohol dahil namatay naman daw ngayon ang isa pang kapatid ng papa niya. Mama Mia, natatakot ako noong mag-isa kaya sinabi ko kay Lloyd na wag na lang muna siyang pumasada. Pero ang sabi niya, kailangan daw dahil nalalapit na ang birthday ng anak namin at kailangan na may panghanda raw siya. Kaya hindi na rin ako nakipag-away pa sa kanya dahil ganun talaga si Lloyd, Mama Mia. Kapag nakapag-desisyon na siya, ay wala ka nang magagawa dahil walang sino mang makakapagpabago ng kanyang desisyon sa buhay. Kaya hinayaan ko na lang siya. Hindi ako halos makatulog noon dahil natatakot ako. First time ko pong mag-isa sa gabi. Hanggang sa nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Mama Mia, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at pilit na tinitignan kung sino yon. Nung makarating na ako, sa sala ay walang tao. Natakot ako, Mama Mia. Kaya naman, babalik na sana ako noon sa kwarto nung biglang bumukas ang banyo. Gulat na gulat pa ako noon, Mama Mia, dahil isang lalaki ang lumabas doon na walang ni kahit na anumang saplot. Si Kuya Reynan. Kuya? Tanong ko. Ah, Ruby, gising ka pa pala? Pasensya ka na, ha? Sabi niya, Mama Mia, pero hindi naman niya tinakpan ang pagkalalaki niya. Halatang may ginagawa siya sa loob ng banyo, kaya ganun na lang kung humaba ito. Ako naman, Mama Mia, hindi ko malaman ang sarili ko kung bakit ganun ang reaksyon ko. Napapalunok ako ng sarili kong laway. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nag-init ang pakiramdam ko kahit na malamig naman noon dahil Papa December na. Akala ko, Kuya, sumama ka kina Mama sa Bohol. Sabi ko.
Hindi. May trabaho ako eh. Ikaw, bakit gising ka pa? Sabi niya. Ako naman, Mama Mia, ay parang kandilang itinurok dahil hindi ako makagalaw. Hanggang sa bigla-bigla na lang siyang lumapit sa akin. Akala ko noon kung anong gagawin niya, pero inabot na lang niya lang pala ang baso na nasa may likuran ko. Mama Mia, hindi ko alam kung sinasadya niya. Pero bigla niyang isinagi ang kanyang pagkalalaki sa may binti ko. Nakashorts lang ako noon ng maikli, kaya naman, Mama Mia, ramdam na ramdam ko talaga ang kanyang pagkalalaki sa balat ko. Hindi ko lubos maintindihan ang sarili ko kung bakit napapikit pa ako nung maramdaman ko yun. Kumuha siya ng tubig at uminom. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Ayos lang naman. Eh bakit nandyan ka pa? Bakit nakatingin ka pa sa akin? Siguro nagiinit ka, no? Tanong niya. Ako naman, Mama Mia, ay biglang nahiya, kaya agad akong kumaripas ng takbo at pumasok sa kwarto. Pilit kong ipinipikit ang mga mata ko para matulog, pero hindi maialis-alis sa isip ko ang nakita kong kahubaran ng kapatid ng asawa ko. Mama Mia, hindi ko ipagkakaila. Mas malaki ang pagkalalaki ni Kuya Raynan kaysa kay Lloyd. Hindi ko may pagkakaila na nag-init talaga ang katawan ko. Mama Mia, pilit kong ipinipikit ang sarili kong mga mata para makatulog, pero sa tuwing gagawin ko yun, ay nae-imagine ko lang ang katawan ni Kuya Reyna at ang pagkalalaki niya. Hanggang sa mapansin ko na parang bumubukas ang pintuan ng kwarto. Hindi ko na iminulat ng mga mata ko noon, bagkos ay nagpanggap akong tulog. Hindi ko alam kung ilang sandali na ba ang lumipas mula nung pumasok ako ulit sa kwarto, Mama Mia, pero nagkukunwari talaga akong tulog nun. Alam ko kasi kung sino ang pumasok sa kwarto. Imbis na pigilan ko ang mga nangyari noon, Mama Mia, ay nag-a-anticipate pa ako. Hanggang sa lumapit na sa may kama si Kuya Raynan. Kumupo siya sa may paanan ko, Mama Mia. Hinaplos niya ang paa ko. Naging dahilan para tumindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Mama Mia, hinalikan niya rin ang paa ko. Hanggang sa muli siyang tumayo. Akala ko ay aalis na siya sa loob ng kwarto, pero hindi. Lumapit siya sa aking ulunan, Mama Mia. Pagkatapos ay may binulong siya sa akin. Alam kong gising ka. Alam kong hindi ka rin makatulog. Alam kong gusto mo rin ito. Mama Mia, pagkatapos niyang sabihin yun, ay pinahawak niya sa kamay ko ang kanyang pagkalalaki. Hindi ko alam kung anong nangyari, Mama Mia, pero parang biglang nagkaroon ng sariling isip ang mga kamay ko at kusa itong gumalaw. Doon, Mama Mia, ay hinalikan na ako bigla ni Kuya Raynan. Napabukas na rin ako ng mga mata ko at hindi ko na rin napigilan ang sarili kong suklian at ibalik sa kanya at gantihan ang kanyang mga halik sa akin. Naging mapupusok ang mga halik niya, Mama Mia. Sobrang pusok. Ako naman ay nag-e-enjoy sa kanyang ginagawa at na-e-excite. Ilang araw na rin kasi na walang nangyayari sa amin ni Lloyd. At kung may mangyari man sa aming dalawa, Mama Mia, ay mabilisan lamang dahil inaantok o pagod na pagod si Lloyd. Hindi na niya nagagampanan ang kanyang sexual na responsibilidad sa akin. Kaya naisip ko noon, Mama Mia, hindi rin naman siguro maling hanapin ko yun sa iba. Hindi ko alam kung tamang pag-iisip yun o kung yung kalibugan ko ang nag-iisip noon. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa ni Kuya Raynan. At hindi lang isang beses, Mama Mia, kundi tatlong beses pa naming pinagsaluhan nung gabing yun ang pinagbabawal naming pagtatalik. Pagkatapos ay umalis na siya. Naligo ako at natulog. Naging napakahimbing ng tulog ko noon. Hanggang sa nagising na lang ako dahil dumating na si Lloyd na may dalang pagkain. Kain muna tayo ng umagahan. Gisingin mo na si Kuya Raynan, sabi niya. Mama Mia, ginising ko si Kuya Raynan. Bigla-bigla niya akong kinabig at hinalikan. Buti na lang talaga at hindi
nakaharap sa amin si Lloyd noon. Mama Mia, sinaway ko siya at sinabi kong nandyan na si Lloyd. Gulat naman si Kuya Raynan dahil hindi niya alam na nakarating na pala ang asawa ko. Nagpanggap din siya na bagong gising at nagpanggap din siya na ayaw pa niyang sumali sa amin sa pagkain. Pagkatapos kumain ay natulog na si Lloyd. Ako naman ay naglilinis na ng bahay. Dumating na rin ang kapatid nilang babae at kumain na rin ito kasama si Kuya Raynan. Pagkatapos itong kumain ay nagpahinga na rin ito dahil natutulog na at galing din ito sa trabaho katulad ng asawa ko. Mama Mia, habang nasa may lababo ako at naghuhugas ng pinggan, ay bigla na lang dumating sa likuran ko si Kuya Lloyd. At Mama Mia, pinaramdam niya ulit sa akin ang kaniyang pagkalalaki. Kuya, wag ngayon. May mga kasama tayo sa bahay. Bulong ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tulog mantika ang mga yon dahil sa pagod. Mama Mia, pinipigilan ko naman si Kuya Lloyd pero hindi ko talaga siya mapigil-pigilan. Hindi ko alam kung dahil ba sa nananabik din ulit ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit naging ganun ako. Hindi naman ako ganun kay Lloyd. Oo nga at dati ay alos araw-araw na may nangyayari sa amin, pero isang beses lang naman sa isang araw, Mama Mia. Hindi katulad ng kay Kuya Raynan. Nakagabi pa nga namin pinagsaluhan ng 3 beses. Ang bagay na yon ay gusto na naman niya ulit na ulitin namin. Hanggang sa hinila niya ako papasok ng banyo. Doon, Mama Mia, ay may nangyari ulit sa amin. Napaka-exciting. Ngayon lang ako nasasatisfy ng ganito sa isang lalaki. Ngayon lang ako, Mama Mia, nakaranas ng ganitong uri ng pagtatalik. Hanggang sa nagkaroon na nga kami ng lihim na relasyong dalawa ni Kuya Raynan. Isang bagay, Mama Mia, na hindi ko alam kung papano ko ba pipigilan at kung papaano ko tatapusin. Hanggang sa Mama Mia, nabuntis ulit ako. Masayang masaya si Lloyd noon pero ako, Mama Mia, ay hindi. Dahil alam kong hindi sa kanya ang pinagbubuntis ko. Alam kong kay Kuya Raynan ang dinadala kong bata. Kaya sinabi ko yon kay Kuya Raynan, Mama Mia. Magsama na tayo, iwan mo na si Lloyd, sabi niya. Lalayo tayo dito. Mama Mia, hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ko. Oo, mahal ko na si Kuya Raynan. Pero natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako dahil alam kong mali ang ginagawa namin. Hanggang sa isang gabi ay katulad din nung unang gabi na may nangyari sa amin. Kaming dalawa lang ni Kuya Raynan at ang anak ko sa bahay. Mama Mia, umalis ulit ang kaniyang mga magulang. This time, hindi ko alam kung saan sila nagpunta dahil wala naman silang sinabi. Nagsabi ni Kuya Raynan ay matatagalan daw ang mga ito ng 3 araw. Kaya naging masaya kaming dalawa. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya at kami lang sa gabi ay para kaming mag-asawa. Paulit-ulit naming pinagsaluhan ang aming mga katawan. Sabay din kaming natutulog. At kapag alas 2 na ng umaga, ay bumabangon siya at lumilipat na sa may sala dahil parating na si Lloyd kapag ganon. Pero Mama Mia, kung kailan huling araw na, kung kailan ay huling araw na naming pagsasaluhan na parang mag-asawa kami sa bahay na yon, ay dun pa talaga nangyari ang hindi namin inaasahan. As usual, Mama Mia, pagkatapos naming kumain, ay nagtalik muna kaming dalawa sa kusina. Sa may sala hanggang sa lumipat na kaming dalawa sa kwarto. Ewan ko ba, Mama Mia, pero parang wala kaming pagkasawa sa katawan ng isa't isa. Hanggang sa nakatulog na kaming dalawa na parehong hubot-hubad. Nagising na lang ako, Mama Mia, nung nagkakagulo na. Dumating bigla si Lloyd ng alas 12 ng gabi. Ang sabi niya, Mama Mia, nasiraan daw kasi ang jeep na minamaneho niya, kaya minabuti na lamang niyang umuwi. Galit na galit siya, Mama Mia, nung inabutan niya kami sa kamang dalawa ni Kuya Raynan na parehong hubot-hubad at magkayakap pa sa isa't isa. Nagkasuntukan pa silang dalawa, Mama Mia. Ano to? Ano to? Paulit-ulit na tanong ni Lloyd. Ano pa bang nakikita mo, Lloyd? Eto na to! Matagal na kaming may relasyon ni Ruby. Matagal nang may nangyayari sa amin.
Mamma Mia, hindi ko maipinta noon ang itsura ni Lloyd. Ano to, Ruby? Totoo ba to? Hindi ako makapagsalita noon. Yumuko lamang ako at kinuha ko ang kumot at binalot ko sa katawan ko. Mamma Mia, aalis sana ako para kumuha ng damit, pero bigla akong hinila ni Lloyd at saka binalibag ako sa kama. Nasaktan ako noon at siya namang ikinagalit ni Kuya Raynan. Sinuntok niya si Lloyd. Huwag mong sasaktan si Ruby. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Sabi ni Kuya Raynan. Anak mo? Mamma Mia, doon ay galit na galit ulit si Lloyd. Oo Lloyd, anak namin ni Ruby ang pinagbubuntis niya at hindi mo anak. Yang panganay lang ang anak mo. Itong pangalawa, akin na. Sabi niya. Mamma Mia, tinatanong din ulit ako ni Lloyd at wala na akong nagawa kundi tumango na lang sa tanong niya kung totoo ba ang sinasabi ng Kuya Raynan niya. Sumisigaw na noon si Lloyd sa sobrang galit. Nagising na rin ang mga kapitbahay dahil hindi naman kalayuan ang aming mga bahay sa isa't isa. In fact, Mamma Mia ay may pagka-squatters area ngayon. Nakiusyoso na rin ang mga kapitbahay. Tumawag na ng barangay dahil hindi na napigilan ang pagsusuntukan nilang dalawa. Mamma Mia, na ikulong pa talaga si Kuya Raynan at si Lloyd nung panahon na yon. Ako naman ay ayoko talagang lumabas ng bahay dahil alam ko na ako lang ang pinag-uusapan ng mga kapitbahay namin. Hanggang sa lumipas ang ilang oras at dumating na ang mga magulang ni Lloyd at ni Kuya Raynan. Tinanong nila kung anong nangyari. Pero bago pa man ako nakasagot ay may dumating na na isang kapitbahay na siyang nagkwento sa kanila ng buong pangyayari. Bagay Mamma Mia na ikinagalit ng mga magulang niya at naging dahilan kung bakit paulit-ulit akong sinampal ng nanay ni Lloyd. Agad niyang pinuntahan ang mga anak niya sa barangay. Pagdating nila sa bahay Mamma Mia ay hindi pa rin nahupa ang gulo. Galit na galit noon ang nanay ni Lloyd sa akin. Tinawag akong haliparot, malandi at kung ano-ano pang mga masasakit na salita. Hindi na ako pumalag, Mamma Mia, dahil alam ko naman na may katotohanan din ang kaniyang mga sinabi. Aalis kaming dalawa ni Ruby, sabi ni Raynan. Ano? Anong aalis? Hindi mo dadalhin si Ruby kahit saan, sabi ng mama ko. Palalayasin natin yung malanding babaeng yan. Mamma Mia, si Lloyd ay hindi umiimik hanggang sa wala nangang nagawa ang mama niya nung pinasok na ako sa kwarto ni Kuya Raynan at pinagligpit na ng mga gamit ko. Pero Raynan, hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Doon lang kumibo si Lloyd. Huwag na huwag mong dadalhin ang anak ko. Huwag na huwag mong siyang idadamay sa kalandian at kawalanghiyan mo. Dito lang ang anak ko. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang panganay namin at umalis si Lloyd. Ako naman, Mamma Mia, ay walang nagawa. Wala akong nagawa noon kundi ang magligpit at mag-impake na ng mga gamit ko. Habang ginagawa ko yon ay umalis muna si Kuya Raynan. At nung umalis siya, Mamma Mia, ay doon naman binugbog ulit ako ng mama niya. Humingi ako ng tawad ng paulit-ulit pero ang sabi niya, wala raw kapatawaran ang ginawa ko sa mga anak niya. Hindi ko raw alam, Mamma Mia, kung gaano siya nasaktan sa ginawa ko. Kung gaano siya nasaktan bilang isang ina. Mamma Mia, nung dumating na nga si Reyna ay may dala na itong tricycle. Kinuha niya ang mga gamit namin. Nakiusap pa ang mama niya na huwag yung gawin at huwag niyang sirain ang pamilya nila nang dahil sa akin. Pero mahal ko si Ruby, Ma. Matagal ko na siyang mahal. At paninindigan ko ang anak naming dalawa, sabi niya. Mamma Mia, wala rin talaga silang nagawa, kundi ang ipaubaya na lang ako kay Raynan. Dilala ako ni Raynan sa isang maliit na paupahang kwarto. Pagsabi niya ay doon na muna kaming dalawa. Siya naman ay magtatrabaho para sa amin. Mamma Mia, yun nga ang nangyari. Nagkahiwalay kaming dalawa ni Lloyd na nandun sa kaniyang anak ko. Ngayon ay may dalawa na rin kaming anak ni Raynan. Pero Mamma Mia, kung dati akala ko ay magiging masaya ang buhay ko kay Raynan, ngayon po ay hindi.
Dahil mula nung naging dalawa na ang anak namin ay unti-unti rin siyang nagbago. Wala pala talagang permanente sa mundo, Mama Mia. Dahil kahit yung nagsasabi na mahal ka niya, kahit yung pinaglaban ka sa umpisa, ay sasaktan ka rin pala pagdating ng panahon. Oo, Mama Mia. Ilang beses ko na pong nahuli na may ibang kinakalantari si Raynan. Pero wala naman akong magawa. Dahil lagi niyang sinasabi sa akin na hindi naman niya ako iiwan, na pinanindigan ko siya. Na sinuway niya ang mga magulang niya dahil sa akin, na sinaktan niya ang kapatid niya, na sinira niya ang pamilya nila. Kaya wala raw akong karapatang magreklamo. At importante lang daw naman ay sa akin pa rin daw siya umuwi. Hindi naman daw siya nagme-maintain ng babae. Sadyang nagsasawa na lang daw siya sa akin sa kama. Isa din po sa dahilan kung bakit ganun, Mama Mia, ay dahil po sa iisang kwarto pa rin kami nakatira at may dalawa na kaming anak, kaya hindi po kami masyadong nakakapag-tsuktsakan ni Raynan. At isa pa, Mama Mia, yung mga anak ko ay babata pa talaga. Kaya pagod na pagod din ako sa buong maghapon ng pag-aalaga sa kanila, kaya nawawalan ako ng gana sa tuwing magtatalik na kaming dalawa ni Raynan. Mama Mia, ngayon ko lang po na intindihan ang pagod noon ni Lloyd. Kaya pala ayaw niya noong makipagtalik, dahil nakakapagod din pala talaga. May paminsan-minsan, Mama Mia, na may nangyayari sa amin ni Raynan, pero wala na akong gana. Yun ang napapansin niya, kaya siya nang bababae. Kaya siya nagbabayad ng babae, Mama Mia, para may maikama siya. Mataas din talaga ang sex drive ni Raynan. Kaya naman ganun na lang talaga ang hilig niya sa sex. Mama Mia, hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin ako sa sitwasyon naming dalawa ni Raynan. Ang balita ko po ay may kinakasama ng iba si Lloyd at buntis na rin ito. Nandun pa rin sila sa bahay nila. Kami naman ni Raynan ay alam ko kung ay hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging band sa pamamahay nila. Lagi ko namang tinatanong si Raynan kung kailan niya ipapakilala sa mga magulang niya ang mga anak naming dalawa. Pero ang lagi niyang sinasabi, Mama Mia, ay tsaka na lang daw. Mukhang okay naman na si Lloyd, Raynan. Dahil may iba na naman siyang kinakasama, diba? Mukhang masaya naman siya. Bakit ba gustong-gusto mong pumunta dun sa bahay ng mga magulang ko? Eh, binugbog ka na nga ng mama ko noon, diba? Bakit? Gusto mong makita si Lloyd? Namimiss mo siya, ganon? Sabi ni Raynan. Kapag ganun na ang tono niya, Mama Mia, at nag-aaway na kaming dalawa, ay tumatahimik na lang ako. Hindi na lang po ako kumikibo. Mama Mia, hindi ko alam kung karma ba kung tawagin ang nangyari sa akin ngayon. Buo nga kaming dalawa ni Raynan, magkasama nga kami, pero hindi naman ako masaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang ganito kong sitwasyon. Hindi ko rin alam, Mama Mia, kung makakatakas pa ba ako. Kung tatanungin niyo ako tungkol sa mga kapatid ko at sa nanay ko, ay hindi ko na alam. Kumalis na rin kasi ang nanay ko sa lugar namin. At ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya na rin buhay at nandoon na rin sa iba't ibang lugar. Kaya, Mama Mia, naisip ko kung iiwanan ko si Raynan, ay wala po talaga akong mapupuntahan. Hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko noon. Dahil aaminin ko naman, Mama Mia, na may pagkakataon rin naman na sumaya ako sa piling ni Raynan. May higit 2 taon naman ang pagsasama namin na naging satisfy ako na kasama siya. Kaya lang, Mama Mia, hindi na ganun ngayon ang sitwasyon. Hindi na ako mahal ni Raynan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong uri ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay may natutunan ang mga tagapakinig ninyo sa naging kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Ruby. Nako, Ruby, napakakomplikado ng iyong buhay at iyong sitwasyon. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa mo noon dahil mali naman talaga yun. Pero sa ngayon, hindi ko rin alam kung tama ang ginagawa mo na kumakapit ka. Siguro hindi ko maintindihan yon dahil nga isa ka ng ina.
uunahin mo talaga ang kapakanan ng mga anak mo. Dapat siguro ay pag-usapan niyo ni Reyna ng maayos at masinsina ng inyong sitwasyon. Hindi din naman po pwede na pababayaan mo na lang ang iyong obligasyon kay Reyna. Oo, at hindi kayo kasal dalawa. Yun nga ang mas nakakatakot. Yung mga kasado nga, yung mga kasal nga sa simbahan, yung may mga papeles nga ay iniiwan pa. Paano pa kaya yung mga wala, hindi ba? Lalo na kapag ganyan ang sitwasyon ninyong dalawa. Ang gusto ko sana ay mag-ayos ka. Ang gusto ko sana ay mag-effort ka para makuha mo ulit si Reynan. Kasi kung sinasabi mong mataas ang sex drive niya at dun siya sumasaya, baka yun ang pagkukulang mo bilang asawa niya. Alam ko nakakapagod, alam kong mahirap, pero sadyang kailangan mo lang talagang i-balance ang sarili mo. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag may anak ka na ay pababayaan mo na ang mister mo. Hindi naman ibig sabihin na kapag may anak ka na, doon na lang talaga palagi ang atensyon, oras at lahat ng pagmamahal mo. Lagi mong tatandaan, unang-una mo dapat mahalin ang partner mo, ang asawa mo. Hindi ito para lang sa babae ha, kundi para din sa mga lalaki at kung ano-ano pa mang gender dyan. Na kapag may partner kayo, kapag nagkaroon kayo ng anak, hindi pwedeng iitsapwera nyo na ang partner nyo. Mahalin nyo pa rin. Dahil dun po nagkakaroon ng problema ang mga mag-asawa. Dun po nagkakaroon ng pangangaliwa at dun po nasisira ang pagsasama. Sa tuwing nababago ang priorities kapag nagkaroon na ng anak. Hindi ko naman sinasabing pabayaan mo yung anak mo. Alagaan mo pa rin, pero huwag mong kakalimutan ang mga responsibilidad at ang pag-aalaga mo noon sa asawa mo. At kapag may mga magbabago man, dapat pinag-uusapan yon. Dapat pinag-uusapan yon ng maigi na ganito ang mangyayari kasi ganito, ganito, ganyan, ba? Diba? Para maintindihan niya. Hindi yung bigla-bigla ka na lang magbabago, bigla-bigla na lang, kung dati pinapaliguan mo siya, ngayon hindi na, parang ganon. So may mga pagbabago na paminsan-minsan ay hindi na iintindihan, lalo na kapag siloso o kapag mahilig magpaalaga yung naging partner mo. Pag-usapan nyo yan, Ruby, at alam kong maaayos nyo pa yan. Maraming maraming salamat sa iyong pagtuloy na pagtitiwala dito sa ating programa at sa pag-share mo ng sarili mong kwento. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento ni Ruby, please huwag kang mag-hesitate, like and share, click the notification bell kung nakapag-subscribe na, kung hindi pa, subscribe muna tapos click the notification bell para laging updated sa tuwing may bago tayong video na ia-upload. At syempre, huwag na huwag mo pong kakalimutan na marami na po tayong videos na in-upload. Halos 400 na po yan, so pwedeng-pwede nyo po yung imukbang kung wala kayong gagawin. O kung di kaya busy kayo sa trabaho, pwede nyo pong gawing background yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Ako pong muli, ang inyong Mama Mia. Magandang magandang araw sa inyong lahat.